Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Zombies eyes, Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Servisyon totoo, mga boss. Ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto. Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto. Kakampe ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto. Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Hoy, magandang hapon po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ngayon ng Huwebes, September 21, 2017. National Day of Protest po ngayon. Ha? Kaya live pa rin po ang Kilos Pronto. Wala ko kaming break dito. Live po tayo ngayon sa PTB4. Pero bago na ho ang teknolohiya ang ginagamit na namin ngayon. Point-to-point broadcast. Paki-explain ngayon, parang Ben. Point-to-point fiber optic transmission. Yun. Hindi ho dark copper. Ayun. Diretso ho to. Kaya medyo titingnan ho natin yung templada. Oh. Sa ano ha? So point-to-point fiber transmission. So, yeah. Pati tigyawat pala natin. Nakikita na yan ha? Kompleto. Kompleto na. Pati mga puting buhok natin. Yan yung sasabi. P2P. Ayun, P2P. Oo oh, nga, no? Point-to-point. Boost pala yan ha? Okay ba, mga kababayan, bayan, kung kayo ho ay may mga lakad, iwasan po ninyo dyan yung Quiapo, Espanya, matrapik po dyan. Nandyan po sa may Plaza Miranda ang Pro Duterte Rally. Nariyan din sa may Menjola, yung Pro Duterte Rally. Iwasan nyo rin yung simula dyan sa Calao hanggang... dahil nandiyan naman yung anti-Duterte. Yes. Naku, huwag lang sila magtagpo. Okay lang naman magsiwalat kayo ng inyong salubin. Huwag lang mag-away. Ho. Okay lang yun. Alright. Mm-hmm. Okay, ingat po. Okay, dito tayo. Kahapon ay dinulugo dito sa ating pong tanggapan ang problema ho ng isa pong OFW na si Heronito Orong matapos mawala po ang kanya pong bagay sa Naiya Terminal 1. Okay. Kaya dito siya, bumabalik ko. Mr. Orong, magandang hapon muli. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang bilis siguro ng action, no? Ano nangyari ba? Granted, sir, granted. Everything is okay. Nakita na yung bagay mo? Hindi ho, nakita sir, pero... inano nila sa rip na inayos na. Papalitan nila. Binayaran nila lahat. Saludo rin tayo sa PAL. Galing ang PAL. Talaga maganda rin. Magaling si ano? Magaling si Ma'am Shelo. 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 Thank you, Mama. Ano bang nangyari? Binayaran ka? Oo po. Magkano ba? Easy. Okay, imbesigan at serbisyo publiko. Umpisa na ho natin. Private school sa General Trias, Cavite, inireklamo. Eskwelahan, pinatatakbo kahit walang permiso, alamin sa Kilos Pronto. Security agency, inireklamo. Hindi nagbayad ng tama sa isang sikyo. Sweldo at benepisyo ayaw ibigay kahit may utos ng gobyerno, alamin sa Kilos Pronto. Magkapatid ng OFW sa Saudi, buhay ay kalbaryo. Nasadlak sa amo na iligal ang negosyo. Alamin sa Kilos Pronto. At OFW sa Saudi nagpasaklolo, makaalis sa among Arabo. Lublub sa trabaho, kakarampot naman ang sweldo. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos
Kilos Pronto, umpisa na! Bueno, umpisa na natin ang ating serbisyo publiko. Sumbong promdi po tayo agad. Ha? Mm-hmm. Isang kolorob na eskwelahan pala ano dyan sa Cavite. Yun. Mm-hmm. Isa. Mga magulang ngayon ay nag-aalala, tanong nila, paano na lang ang records ng mga anak namin? Kung itong eskwelahan na ito ay kolorob. Tama. Panoorin po natin. Matalino at masipag sa pag-aaral, ganito inilarawan ni Teresa Samonte ang kanyang anak na si Eliza Flor Samonte. Nasa unang baitang ngayon ang bata sa Del Rosario Christian Institute, Bella Vista, sa General Trias, Cavite. Taong 2016, in-enroll daw niya ang anak sa nasabing eskulahan sa kagustuhang mabigyan ng kalidad na edukasyon ang kanyang unika iha. Pero bigla raw nagbagong lahat nang malaman niya mula sa isang kakilala na ang pinapasukang eskulahan ng kanyang anak ay hindi pala rehistrado sa Department of Education. Ika-29 na Marso, agad daw nagtungo sa tanggapan ng DepEd General Trias Cavite si Teresa para kumpirmahin ang kanya pong natuklasan. Dito nalaman niyang wala talagang permit ang Del Rosario Christian Institute. Kinabukasan, dali-dali raw siyang nagtungo sa Del Rosario Christian Institute para kumprontahin ang may-ari ng eskulahan na si Arnel Del Rosario. Pero naging tugon lang daw sa kanya ay kanila raw aayusin ang problema at asikasuhin ang kanilang permit sa DepEd. Makalipas daw ang isang linggo ay muli niyang tinuntahan ang tanggapan ng DepEd General Trias, Cavite, para alamin kung naayos na ni Del Rosario ang kanilang permit. Pero masaklap, hindi pa rin daw nito naayos ang permit ng kanyang eskulahan. Sa katunayan, naka-apat na balik na si Teresa sa tanggapan ng DepEd General Trias, Cavite. Pero iisa lamang daw ang naging tugon sa kanya ng ahensya. Sa ngayon ay nailipat na ni Teresa ang kanyang dalawang anak sa ibang eskwelahan. Pero mabigat na problema na kanyang kinakaharap ay kung paano niya makukuha ang dokumento sa dating eskwelahan na pinasukan gayong hindi naman ito rehistrado. Ang kanyang hiling ay maipasara na sana ang eskwelahan dahil patuloy pa rin daw silang nag-ooperate at patuloy na tumatanggap ng mga bagong estudyante. Kasama po namin dito sa studio si Teresa Samonte, isa sa mga magulang na nagre-reklamo laban dito sa Del Rosario Christian Institute, Bella Vista Branch na matatagpuan sa General Trias. Mm-hmm. Magandang hapon sa iyo, Mrs. Samonte. Magandang hapon din po, sir. Alright, so in-enroll mo yung anak mo. Opo. Doon. Pagkatapos, how did you find out na hindi pala sila accredited ng DepEd? Kasi po, nung mga panahon na po noon, may mga usap-usapan na po sa amin. Yeah. Tapos may wala pong permit yung school. Okay. So, ginawa po namin mga co-parents ng mga classmate ng anak ko, nagpunta po kami ng DepEd 13 para po i-confirm kung may permit sila. Alright. Ang kinagulat pa po namin, hindi rin po naka-enroll sa LIS yung mga anak namin. Gaano katagal itong eskwelahan na ito? Ang sabi po nila is 10 years na daw po. Elementary to grade... Hanggang grade 12. Wow. Kasi marami po silang mga branch eh. Alright. Ito po bagong branch. Okay. Para tulungan tayo sa problema ni Mama Teresa, nasa linya po ng aming telepono si Undersecretary Jesus Mateo for Planning and Field Operations ng DepEd. Magandang hapon po, Yusek Mateo. Magandang hapon po sa inyo, Kaben, at sa mga kasama niyo po dyan. Apo, kasama si Erwin Tulfo po ito, kasama si Alex Santos din at Tolben Yusek. Magandang hapon po. Apo, sir, ka Erwin, Alex po. Apo. Sir, ilalapit lamang namin kasi may mga magulang po dito sa 13 Martires. Yeah, ay nireklamo itong eskwelahan na hindi pala rehistrado o hindi pala accredited ng DepEd pero nag-ooperate for the past 10 years. Ito po yung Del Rosario Christian Institute. Ako. Si ma'am, may anak po doon at ilang mga magulang, may mga anak sila. Ang tanong nila dito ngayon, sir, problema nila, paano na lang dahil wala pala ito, hindi pala ito rehistrado dyan sa DepEd, anong mangyayari na sa kanilang mga anak, Yusek? Ganito po yon. Unang-una po, yung itong General Del Rosario Christian Institute Opo. Of General Trias Incorporated. Opo. Ang sinasabi po nila, yung branch po nito. Na totoo na wala po yan. Opo. At nagsubmit lang po yan ng mga application nila for school year 2016-2017 nung January 3. Okay.
Okay, so late po yung application nila. Mm-hmm. Anyway, para doon po sa mga estudyante na yan, mm-hmm, ang gagawin po nila ay kukuha sila ng PEPD. Ano po yun, sir? Mm-hmm. Yung Philippine Education Placement Test po yun. Para PEPD malaman kung anong baitang yung mga bata. So kahit na yung eskwelahan na pinapasok nila, Ikolorong, mag-take sila ng PEPD? Patama po yun. Pwede po sila kumuha ng PEPD yung mga anak nila para malaman kung anong grado yung mga anak. Halimbawa po, doon sa mga grade 2 po, para malaman kung talagang grade 2 sila, kukuha sila ng PEPD at pwede nilang i-transfer doon sa public school o kaya sa accredited private school. Ayun, kailangan lang ipasa yun kung anong grado. Ano bang grado, Mrs. Samonte, yung anak nyo ngayon? Yung isa po, grade 5. Yung isa, ito po, grade 2. So, pwede silang kumuha itong grade 5 na anak ni Mrs. Samonte, sir. Grade 4 po yung i-accredit. Kumuha siya ng grade 4 na accreditation, yung isa naman grade 2. Apa, pwede po kasi mangyayari niyan sa test po. Depende po nga sa ability, sa competency ng bata. Pwede pong, okay, halimbawa ho, grade 2 siya, no? Mm. Pero lumabas doon sa assessment na grade 3 siya, pwede pong pumasok ng grade 3. Ayun, alright. Okay. Ano po mangyayari, sir, sa school? Ito po yung tanong ang nila. Ang masakit po doon, March pa lang, nagre-reklamo na kami. Bakit tuloy pa rin ang operation? Tama nga naman. Kahit yung head ng DepEd aware. Kami pang magulang ang sinisisi ninyo, dapat chinek namin. Sino ba mag-iisip na walang permit? Tumakbo ng mayor ang may-ari. Ngayon, sisisihin kami, sir. Sinabi po sa amin ni Sir Albert Erin, kasalanan naming mga magulang na pinag-aral namin ang mga bata sa walang permit. Sir, paano namin malalaman yun? Nung panahon na nag-aaral kami, wala pa naman pong LRN, walang ELIS. Tama po yun. Kaya lang po yung kon nga, dahil sa late application nila, kaya nga po subject na to, sabi ng ating regional director, no? Pinasa po to sa legal office natin sa region. Mm-hmm. Ano mag-iarap din sa eskwelahan ngayon? Po, sir, if I may lang po. Sige po. Sa, kaya nga po, kapag opening of classes, ang isang pinapanawagan namin ay siguraduhin lang kung sakaling i-endol nila yung mga anak nila doon sa pribadong eskwelahan, tignan lang po yung mga papers. Alright, sir. Nakita nila yung papers, pabalidate lang po doon sa mga offices natin. Alright. Para sa ganun po, magawa natin ng appropriate na action. Alright, sir. Ang sunod po na katanungan, paano po ito? So, pwede pa silang tumanggap ng mga enrollees sa ngayong pasukan, ngayong 2018, sir? Hindi po. Hindi po sila pwedeng tumanggap. Pero kung tumanggap sila at nabalitaan namin, at talagang legal action dyan ay cease and desist order. Inclose po yan. Kailan po kaya itong cease and desist na ito, sir? Ay, itatanong ko lang po doon sa ating legal division sa region, kasi po bago sila mag-issue yan, iakyat muna yan doon sa central office po. Alright. Kasi po may presensya po. Alright. Sige, sir. Maraming salamat po, Yusek Jesus Mateo, sir. Maraming salamat rin po, Kay Erwin Caben. Alright, lipat naman tayo, Tolben, paring Alex at Mrs. Samonte. Dito kay Winifred Harin, ang administrator ng City of General Trias. Magandang hapon po, Administrator Harin. Magandang hapon po, sir. Opo. Si Erwin Tulfo po ito, sir. Yes, sir. Dito po tayo sa Kilos Pronto. Kasama ko si Alex Santos at Tolben Tulfo. May nagre-reklamo dito laban sa isang eskwelahan dyan ngayon, sir. Itong Del Rosario Christian Institute, Bella Vista Branch, administrator. Nung tumawag po sa akin si Mike, after po ng tawag ay gumawa na po ako ng aksyon. At napagalaman ko po na tatlo ang Del Rosario Christian Institute. Opo. Yung isa po ay mayroong permit. Okay. Yung dalawa wala. Okay. So, nagkataong holiday lamang po ngayon. Bukas na bukas pa, pinapupuntahan po po sa business permit section namin. Okay. At ang proseso po naman sa amin ay for them to comply. Meron pong certain number of days. Okay. Kapag hindi po nila na-comply yung aming pong requirements, ipasasara na po namin. Anong requirement po hinahanap natin, Sir Winfred?
Hindi lang po ako familiar masyado, sir, doon po sa requirement. Okay. Pero ang isa po dyan ay yung magagaling po sa DepEd. Ayun na. Ayun na yan. Sige po. Ipaubayan na ho namin sa inyong ikang tanggapan, opisina. Opo. Yung problema na yan, sir. Opo. Alright. Okay, sandali lang. Maraming salamat po ha, Sir Winifred, ha, Harin. Samantala, kambyo naman tayo ngayon kay Arnel Del Rosario, may-ari ng Del Rosario Christian Institute. Magandang hapon, Mr. Del Rosario. Binabana ang telepono. Mr. Del Rosario. Wala na. Nakita niya na agad. Alam niya may mali sila eh. At least kinuha natin panig nila. Marapatas tayo. Pero alam niyo na utula, no? Itong nangyari. Parang lumalabas na ang due diligence ngayon sa mga magulang sa anumang eskwelahan, baka siguro. Kaya lang, obligahin dapat ng DepEd ang sino mang mag-i-indro ng kalang anak sa anong eskwelahan. Yeah. Nilalantad na agad, conspicuous, kung saan yung resensya ninyo nagsasabing, lihiti mo kayo, accredited kayo, okay. Hindi yung sa magulang. Tama. Yan ang trabaho ng DepEd. Kaya nabuisit ako kanina sa sagot ng DepEd. May proseso pang sinusunod. Mm-hmm. Parang ngayon, ang kalbaryo at ito'y paghihirap na sa magulang. Pati ako, naawa ko sa mga bata ngayon. Oy, mas sila pa yung magpapatunay na sila, i-assess mo pa sila. Kawawa yung exam. Tama yung suggestion mo, Tolbert. Parang tindahan, di ba? Dapat nakalagay dyan yung may business permit ka, may permit na accredited ka, DepEd accredited. Yes. Parang yung mga hotel, tourism accredited o yung airline. Dapat ganun. Eh kung wala kang ganun, eh huwag mag-sarado ka. Makakalusot yung mga durobot mandarambo. Ako hindi ako, kontento dun ho sa papasara lang. Mm. Dapat kasuhan yan. Exactly. Diba? Exactly. Kumita na itong mga ang daming niloko. Anyway, diba? Si Mrs. ngayon, dadaan tayo sa prosesong kinakailangan at manggagaling sa DepEd. Kaya lang, kung may nakikinig ba't nanonood sa atin, matututo ngayon sa sitwasyon na sa problema mo. Nakatulong ka rin sa ibang mga magulang. Yeah. Well-informed sila ngayon. Ano lang po sa akin eh, second grading na po, hindi pa ma-enroll yung anak ko. Okay. Yan ang problema. Eh, siguro makakatulong ang DepEd dyan na assure nila na yung anak mo ay pwedeng mag taong nito. Yung next level yung pag-grade to, mag-grade 3 siya. Magkakit na wala siya second grading. Dahil DepEd na yun eh. Oh. May magiging certification sila. Kuha ka agad ng tutor para mag-accelerate to grade 4. Grade 4, pakunin mo agad. To grade 4. Magaling naman anak nyo, walang problema yan. Okay, dito tayo. Mga ka-KP, eto naman, kwentong magpapatawa ho sa inyo. Tayong mga Pinoy, talagang likaso na maabilidad. Etong nakuna no namin ng aming pong camera, talagang matatawa kayo sa discarding ginawa ho ng ating pong kababayan. Panoorin ho ninyo. Kung ang ilan nating mga ka-KP gumagastos sa malaking halaga para ipa-customize ang kanilang mga ride, kakaiba naman ang arrive ng tricycle na aming naispatan sa Cogyo Gate 1, Santipolo City. Ang magkumparing tila di mapakali sa pagmamaneho ng kanilang tricycle. Lingon sa kanan, lingon sa kaliwa, tingin sa baba, tingin sa harap. Aba, hindi na kinakaya ng kanilang powers ang pupugak-pugak nilang tricycle. Konting-konti na lamang sigurado diretso agad ito sa talyer. Pero never say die ang dalawang kulokoy at matinding kanilang fighting spirit. Kesa nga naman, magkalas-kalas ang motor sa sidecar nito. Alambre ang kanilang ginamit na pantali. Pinoy nga naman, gagawa at gagawa ng paraan para masolusyonan ang mga bagay na imposible. Pero mga sir, sa talyer sana ang inyong diretso at hindi sa peligro. Siguraduhing maayos ang sasakyan at nasa tamang kondisyon bago pa man humarurot. Hoy, hoy, hoy! Mga kengkoy! Yan ang malino na kengkoy, kumag at kulokoy nagsama-sama. Hindi ko malaman kung matuto ako, mabubuisit mo na mo. Mabilidad nga daw eh. Oy, may iba tayong usapan lo sa mga nanunudo sa atin. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng metabolic syndrome? Yan ho'y nauukol ho doon sa inyo mga dugo, blood sugar, na nauuwi ho dyan sa sinasabing bara ng puso, eh pag hindi nyo na-check inyong hypertension o yung inyong blood pressure. So ito ho mga bagay, disease of the century kung tawagin. Alam mo naman, doktor, to. Kapag nakikita na ho kayong simptomas ho na nandalabong inyong mga mata at mahihilo at di makatulog na maayos sa gabi, ay magpatingin ho agad sa doktor, mabigat ang inyong pakiramdam sa katawan, di maayos trabaho, sinyalis na ho yan, magpasuri ho sa doktor. At dito ho, pwede ho ninyong sabayan ho yan ng supplement na King's Herbal. Panoorin.
Nalaman ko lang po na may diabetes ako nung ako'y nahihilo at nalalabo ng aking mata. Yun nga, pag nahihilo nga ako, hindi ko nga nagagawa ng maayos yung trabaho ko. Nalaman ko yung King Serbal sa aking kumpare. Malaki po ang pagbabago kasi nung una ko palang inom, ang gandang gising ko ng umaga. Unti-unti yung paningin ko lumilinaw. Pati yung BP ko, nagnonormal. Nagbabawas yung taas ng blood sugar ko hanggang sa mag 120 na, gano'n. Hanggang sa bumababa. Malaking pagbabago. Ngayon, okay na po. Kahit na walang pasok ang mga tanggapan ng pamahalaan ngayong araw, pinagbigyan naman po tayo ng isa sa ating mga kaagapay sa paglutas sa mga sumbong ng ating mga kababayang OFW. Siyempre, ang walang iba kundi ang tinutukoy ko rito ay si Ms. Josephine Sanchez Tobia, Social Welfare Officer ng Overseas Workers Welfare Administration, OWA. Ma'am, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Welcome. Na yung mga kasamahan ninyo na sa bahay, na nanonood ng TV o nasa mall, kayo ay narito. Salamat po. Para sa inyo at sa OFWs. Anyway, dire-diretso na ho tayo, Mama Josephine, ano, unang sumbong natin. Isang ina ang nangangamba ngayon sa estado ng kanyang dalawang anak na nagtatrabaho sa isang kolorog na pabrika sa Al-Qassim, Saudi Arabia. Ika-17 ng Enero, taong kasulukuyan, sabay na umalis sa bansa magkapatid na Jezabel Aquino Rosario at Chris Aquino Bernal. Domestic helpers daw ang magiging trabaho ng dalawa base sa pinirmahan nilang kontrata sa IXL Manpower Corporation. Maswerte na isang amo lang din ang kanilang pagtatrabahuan. Pero pagdating daw na magkapatid na Jezabel at Chris sa tahanan ng kanilang amo na si Sally Abdullah Alnesa, sa pilitan daw silang pinagtrabaho bilang taga-repack ng cookies at biskuit na negosyo nito. Nababahalang ina ni na Jezabel at Chris na si Aling Violeta dahil wala raw permit ang negosyo ng amo nito. Dahil sa bigat ng trabaho ng magkapatid, nagkakabukol-bukol na rin daw ang kanilang mga katawan. Expire na rin daw ang pagkain na pinapakain sa kanila. Anyway, makakausap natin sa linya ng telepono ang nanay ni Jezabel at Chris na si Aling Violeta Villar. Magandang hapon po, Aling Violeta. Aling Violeta. Hello po, sir. Magandang hapon. Magandang hapon po. So, yung dalawang anak ninyo nasa isang company pero walang lisensya. Colorum. Ah, hindi po namin alam, sir. Basta yun pong kontrata ang sinusundan po namin, sir. Okay. So, hindi nasunod. Hindi sila naging domestic helper. Opo. Ano raw po trabaho nila? Anong ginagawa nila ngayon sa faktorya? Ano po, hindi naman sila sinabi, sir, kung anong pangalan ng cook. Sa loob po ng bahay po, sir, ng amo nila sila gumagawa. Sa bahay ng amo nila. Okay, sandali lang, Aling Violeta, ha? Tinungo kasi ng grupo namin ang tanggapan ng IXL Manpower Corporation para kunin ang kanilang panig sa harap ng aming camera. Sarado ang kanilang tanggapan nang dumating ang KP team, paring Alex at Tolben. Anyway, ma'am Josephine, ano po maganda kayang gawin dito?
Ipapa-check natin yan, Excel na yan, iExcel na yan, yung PRA, at the same time yung FRA niya, no? Matitrace naman natin yan through the names ng OFWs. Malinaw na contract violation talaga yan na ginawa nung para dun sa dalawang workers natin, no? So, in fact, may nakita na naman ako isang kaso na IXL today naku, lang. Ma'am? Nakatatlo na siya ngayon. Tatlo? May ano pa lang. May araw pa lang. Three strike na yan. Kapo naman talaga naman. So, ay siguro, ma'am, wala nang dahilan pa para makapagpadala ng tao ito sa ibang bansa. Yes, we will look at it, no? Para kung kailangan i-recommenda na imbestigahan sila, gawin natin. No? Okay, ma'am. So, yung nakikinig po si Aling Violeta pa rin, Ma'am Josie, ano po may tutulong po ni mukhang gusto ni nung dalawang magkapatid na makauwi na lang, ganun din po si Ma'am Violeta. Ma'am Violeta, siguro maganda kung merong isang kamag-anak na pumunta sa OWA, sa amin bukas, para makuha natin lahat ng impormasyon tungkol dyan sa kamag-anak ninyo na nasa Saudi ba ito? Saudi po. Saudi, oo. At ma-actionan natin. Aling Violeta? Po, sir. Narinig po ninyo si Ma'am Josephine Tobia. Kung ikaw daw po, sino kamag-anak ninyo, pwede pumunta sa OWA para magbigay yung detalye at matulungan, mapauwi ka agad ang inyong dalawang anak. Ano pong OWA, sir? Dito po sa Pilipinas o sa Saudi? Dito lang, ma'am. Dito lang. Masyado naman. Dito lang. Diyan po sa Pasay sila. Sa Pasay. Sa may FB Harrison. Pwede po sir, na ako na lang po sir ang pupunta, magpapasama na lang po. Ay, sasamahan ka ng crew namin. Kung gusto mo, ma'am, dumaan ka muna dito sa opisina ng BTAG sa Kilos Pronto sa Tibog. Huwag mo ibababa ang telepono, kakausapin ka ng staff namin. Ano? Opo, sir. Alright. Alright. Salamat po, Aling Violeta, Ma'am Josephine. Thank you. You're welcome po. Alright. Ito naman. Okay, dito naman ho tayo mga ka-KP. Tuloy pa rin po ating pong serbisyo publiko. Sumbong Promdi ulit ho tayo, ha. Dating security guard, inireklamo po ang kanya pong ahensya. Ayaw daw hong sumunod sa desisyon ng National Labor Relations Commission o NLRC. Tatlong taon na kasi yung nagtatrabaho sa Romerg's Security Force Specialist Incorporated bilang secure. Ito pong si Alias Jose. Tinanggap siya ng Romerg's noong 2013 pero nitong October 2015, aba isang tawag daw ang kanya natanggap mula sa naturang ahensya at sinabihan daw siyang huwag nang pumasok. Agad daw siyang nagsampa ng patong-pato na kaso sa NLRC laban ho dito sa ahensya. Ilan sa isa ng pahon niyang kaso ay yung illegal dismissal, underpayment sa kanya pong sweldo at yung mga benefits po niya. Hindi pagbabalik ng kanya pong cash ban at firearms ban. Pebrero ngayong taon, lumabas ang desisyon po ng NLRC na pabor kay Alias Jose. Ang resulta ho niyan, base sa desisyon, kailangan bayaran ng Romerg si Alias Jose na may git 1,000,000 piso. Malaki ho yan, ha? Pero ang kaso, 7 buwan na raw po ang lumipas. Hindi pa rin po tinutupad ng Romerg Security Force Specialist Incorporated ang pasya ho ng NLRC. Okay, kasama ho natin ngayon ang ating pong guest ngayon. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Alias Jose. Kaya ho natin tinawag na Alias Jose, ayaw mo mong pakilala ng ano, no? Opo, dahil sir. Siyempre, baka dahil security agency, di ba? Nakatatakot ho siya. Ay, wala nang tatanggap din sa kanya ng mga security agency. Sakasakali. Okay. Ngayon, tama ba 7 buwan na nang nakalipas hanggang ngayon? Yung 1 million mo, hindi pa rin nila binibigay? Bali, yung pong decision lumabas March. Natanggap ko po March 9. Yan. Tapos yung execution po, nung June 2017 po. Okay. Pareng Alex, may tatanong ako dito kay Sir. Alias Jose, yung decision ba, dinala na ba, binitbit na ba ng sheriff doon sa kumpanya ninyo? Kasi minsan, ang nagkakaproblema yung sheriff. Tama. Si sheriff, medyo salit na iabot ang papel, na ganito, kamay niyang inaabot. So, si Romerg siguro, imbis na kuhunin yung papel, nagbigay ng papel na pera. Kaya, sheriff, anong balita mo roon? Wala pa po akong update doon sa ano, sir. Sinasabi natin, baka hindi nasa. So, wala kang hawak na kopya ng desisyon? Meron? Meron naman, sir. Meron ka? Yung problema lang natin, baka hindi nga nakarating doon sa Romerg. May agbugado ka ba? Meron po, sir. Abogadong nagrepresenta sa iyo? Sa PAU po, sir. Sa PAU. Sa PAU. Okay, sa PAU. Kawawa pa to. Okay. Kasi kinakailangan ang abogado to execute dito para tulungan.
Okay, para siguro dito natin idulog. Oh. Yeah, dito, baka dito pwede. Sa sosyo natin idudulog, kausapin ho natin si Police Senior Superintendent Edel Brandy Usana, ang Deputy Chief po ng Operations ng Supervisory Office po for Sosya. Security and Investigation Agency o SOSIA, dyan po sa Campo Crame. Colonel, magandang hapon po sa inyo, sir. Hello, sir. Good afternoon din po sa inyo at sa inyo pong mga taga-panood at taga-pakinig. Opo, si Alex Santos po ito. Kasama ko po si Ben Tulfo at si Erwin Tulfo. Sir, meron po dito si alias Jose sa Pungsikyo. Meron na daw ang desisyon ng NLRC na nanalo siya sa kaso dahil ang dami ho niyang kaso laban ho dun sa Romergs na agency ho. Pinababayad daw ang Romergs ng 1 million pesos doon po sa underpayment at marami pa ho mga kailangan niyang kunin doon. Problema, hanggang ngayon daw ho, hindi po tumutupad doon po sa kautusan po ng NLRC. Sa inyo pong palagay ho, sir, sa SOSIA, pwede mo ho natin matulungan si alias Jose, sir? Alam niyo po, sa rules po ng SOSIA, naka-spell out po doon, nakapangang isang agency hindi po nag-comply sa NLRC decision, which is final and executory. Pwede pong maging basis po ito para ma-revoke yung kanilang license. Nakuatay ka, Romergs, ngayon. Ngayon pala. Okay, ganito na lang siguro, Colonel. Pwede ba ho ninyong imbitahan po sa inyong opisina ito po may-ari ng Romergs ito? Mukhang tigas ulo to, sir. Eh. Hindi po, sir. Pwede pong pati yung gwardiya para mapagkarap po sila dahil mamimiligro po yung kanilang license to. Tama, sir. Tomorrow, sir, dahil holiday ngayon, pwede namin papuntahan po kasama ang timo natin para i-dokumento natin, sir. Para harap-harapan, sir. Yes, sir. Okay. Po. With that, Colonel, thank you so much po. Ha. Salamat po, sir. Okay, Jose, ayos ba? Tsaka po yung sa SS ko, sir, di nila binayaran yung person. Isama na natin yun. Isama mo na lahat na reklamo. NLRC, SS, GSIS, not PhilHealth. Kung ayaw magbayad. Bakit GSIS, gobyerno yun? Ayun, hindi pala. PhilHealth, pag-ibig. Pag-ibig, lahat. O masobrahan niya. Sige, basta bukas na bukas. Sasamahan ka namin doon, alias Jose. Okay, magbabalik pa rin po ang Kilos Pronto. Huwag kayong mawawala. Mayroon akong arthritis, diabetes, at saka high blood pressure. Yung asawa ko, narinig niya ata sa TV. Sabi, try ko kaya bakit maganda ang pinagsasabi ng mga nagpa-evidence, mga maganda daw yung King Herbal. So bumili siya. Tapos sumunod ako sa kanya, nag-inom na rin ako hanggang ngayon. Sa ngayon, 100 na lang yung blood sugar ko. Dati 250, tapos nag 160, tapos 100 na ako ngayon. Sa ngayon, yung BP ko 140 over 80, 130 over 80, hanggang ganun lang. Ngayon, pag nakatayo na ako, okay na, duro-diretso na siya. Mainam na ang pakiramdam. Balik po ang Kilos Pronto, sumbong OFW naman tayo mga ka-KP. Isa pong OFW, domestic helper po siya. Sa Kuwait, ayaw din po pauwiin po ng kanya pong Arabong amo kahit tapos na po ang kanyang kontrata. Dalawang taon na hong kontrata ang pinirmahan ni Eunice Gandia sa Nonstop Overseas Employment Corporation. Magtatrabaho bilang domestic helper si Eunice sa Kuwait mula November 2014 hanggang November 2016. Abay December 2016, sinabihan daw siya ng kanya pong amo na mag-extend muna at Enero na ng 2017 na lamang umuwi. Sa ngayon po, siyam na buwan ang tapos ang kanya pong kontrata pero hindi pa rin po siya pinapauwi. Ang PRA naman ay walang aksyon sa hiling ni Eunice kahit ilang beses na pumunta ang kanya pong ina na si Cherry Gandia
Yan po sa Non-Stop Overseas Employment Corporation. Kaya, ano, makakausap ba natin yung nanay? Nasa linya po ba si Nanay Cherry Gandia, Ma'am Cherry? Opo, ito po, sir. Ay, nay. Kailan ho last ninyo nakausap po inyong pong anak na si Eunice? Ano pa? Kailan ho last na inyong nakausap po si Eunice? Noong pong June po, sir. Oo. Kumusta naman po siya? Anong po kalagayan? Nandito po yung OWA, at least marinig ko niya. Eh, hindi nga po namin nalalaman, sir. Dahil simula po nung June, hanggang ngayon po, hindi po tumatawag sa amin. Oo. So, mukhang extended na yung trabaho niya dun, no? Kailangan na siyang umuwi. Opo. Ang katagal na nga po, sir. Pero, yun nga lang, ayaw pumayag yung amo. Eh, ewan nga po, dahil pinapangakuan nga po ng amo na uuwi, tapos hindi naman po natutuloy. Oo, puro pangako. Okay, nandito ho si Ma'am Josephine Tobia ng OWA, at malaking tulong ang OWA sa atin na, Naya, makausapin natin. Ma'am Josephine, paano ito? Anong pwede natin mabigyan ng, okay, para ma hindi humangamba itong si Nanay Chen? Yes, o. Non-stop, naku, eh, parang the other day lang namin kausap yan. Oo, naman, oo, oo. The other day lang nagsettle ng isang issue sa amin yan. Oo. So, again, we will call the agency para mapadali yung pagpapauwi sa worker dahil finished contract na pala, in-extend lang na in-extend. Palagay ko dyan, nakiusap lang yung amo to extend yung stay ng worker kasi wala pang kapalit. Or hindi pa natapos ang bayaran ng FRA, PRA, yung mga ganong usapin ba? Pero so, tanong natin kay ano, Ma'am Josephine, Nay Cherry? Opo. Si Eunice ba'y nakakatanggap naman ng sweldo, no? Hindi naman problema? Hindi pa po, sir. Ha? Ay, naputol. Hindi rin pala nakakatanggap ng sweldo nun. Kaya gusto talaga umuwi. So, ganun na lang, Ma'am. Yes, no? We will act on it. Tomorrow, sana makapunta sa amin rin si Nanay. Okay, sige po. Non-stop overseas, ha? Yes. Bantay kayo. Medyo, yeah. Ano ba itong, yung singing contest? Singing contest. Okay, paliwanag sa para akin. Naman hindi lang puro kalungkutan ng mga bighati ang ating mga natatanggap na balita sa ating OFWs. Meron tayong singing contest na ginagawa, no? OWA ito at DOLE at POA magkakasama in partnership with kabilang stasyon, if I may say the name, DCME. So, meron kami singing contest every Friday. Yung mga interesado, please register lang sa OWA. Pwede ko kayong bumisita sa FB OWA page namin. Doon yung makikita yung mga advisory on the singing competition. Malaki po ang premyo dito. Kasama po yung scholarship. OFW? Kailangan po OFW or kamag-anak ng OFW. Kamag-anak pa ba, Lex? Wala naman. Pero paano yung nag-judge? So, papadala sila ng kanilang parang bidding nila? Yes, merong audition. May audition kami every Saturday or any day na available sila sa office namin or sa DCME. Kailan po ang finals ito, ma'am? December. December pa. December pa. Weekly winner tayo na tumatanggap ng 5,000 pesos. Yung mga consolation prizes, 1,000. At least hindi empty yung pagpunta ng worker doon or ng family member. Yung mga kumakantang OFW, go ahead. Grab this opportunity. At saka family member. Ayun, family member. Thank you, Ma'am Josephine. You're welcome po, anytime. Okay. Thank you rin po. Okay, balik tayo rito. Ano? Yeah. Again, bibigyan ho natin ang diin yung ating sinasabi rito, metabolic syndrome. In-introduce na ho namin ang salita ho to na medical term. Kaya lang, nauukol ho to sa mga blood sugar or blood pressure na kuminsan nauuwi ho sa pagbabara ng mga ugat. Ito ho yung sinasabing syndrome o kalagayan. Kaya nga, kuminsan kapag ang isang taong may kalagayan na kapareho ho nito, nawawalan ho ng pag-asa, basta't na lang kuminsan iba yung kanyang mindset, natatakot ho, pagtaas ng BP at kanyang blood sugar, nagkakaroon ng anxiety. So, hindi ho alam kung kailan bababa. Pag tumaas ba naman ang blood sugar ho na umabot ng 240, mataas ho yan. Nung mapanood ho ang King's Herbal sa TV, dito ho, abay sinubukan niya ho eh, no? Bumaba ho na 160. Pero kinakailangan pa bumaba yan. Kaya lang, importante magpasuri ng doktor, sa doktor, para sa ganun, na-check ho yan gamit ng teknolohiya na tinitingnan ho talaga. Huwag ho kayo mag-self-prescribe or self-medicate. Dumaan sa doktor, and then, alam ko naman ng doktor, pag sinabing, go ahead, gamitin mo lang, walang problema, then, you can be sure na tamang ginagawa nyo. Kaya huwag ho kayong basta't pumupunta kay Mang Kepweng. Yun. Ayun mga sinasabing, hindi nyo na kailangan ng doktor. Huwag ho kayong magpapaniwala.
kami ho nagsasabi rito at linawin ho natin bilang respeto ho sa sinasabing larangan ho ng medisina at itong King's Herbal, a supplement ho to, pag sinabing supplement, karagdagan na kinakailangan gamitin nyo maliban ho doon sa gamot na pre-prescribed ng doktor. Pag ganun, clear na ho sa iyo, panoorin. Ang karamdaman ko po ay high blood at mataas na blood sugar. Natakot ako dahil mataas ang ano ko. Umabot siya ng mahigit 240 ang blood sugar ko. Meron pa kaya akong pag-asa ako na bumaba yung sugar ko. Nahirapan ako. Napanood ko po yung King's Herbal sa TV. Mga ilang buwan akong nakainom, medyo gumanda-ganda na rin ang pakiramdam ko. Bumaba na siya, naging 160 na lang dati. 244. Yung BP ko sa ngayon, 140 na lang. Kung minsan, 120. Nakakita ko ng pag-asa. Hindi ako nawala ng pag-asa basta't meron akong iniinom na King Herbal. Jesus Encarnacion, 35 taong kulang, huling nakita noong 23 ng Hulyo taong 2017 sa Mangahan, General Trias, Cavite. Sa mga may impormasyon tungkol kay Precious, maaaring makipag-ugnayan sa mga numerong 0915-293-1567 o di kaya sa 0939-631-6472. Jaime Dumasig, 44 anyos, nawala noong 4 ng Mayo taong 2004 sa lungsod ng Caloocan. Makikipag-ugnayan sa mga numerong 0926-669-4082 o di kaya sa 0926-622-3330 o di kaya sa 0926-719-5090. Fidel de Guzman Diaz, 52 anyos, taga Nieves, San Leonardo, Nuevecia. Uling nakita noong 29 ng Mayo sa UE Caloocan. Sa mga may impormasyon, maaari lamang po makipag-ugnayan kay Lizelle Corpus sa numerong 0928-996-3401. Danilo Patungan, 44 anyos. Sa mga may impormasyon, makipag-ugnayan sa mga numerong ito 0956-833-8438, 0909-08-19154 o di kaya sa 0932-505-4749. Sierra May Darumpili, nawala noong 15 ng Agosto 2017. Sa mga may impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa mga numerong 0935-931-9811, 0936-492-7776 o di kaya sa 0936-422-7776. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Oy, baka nagulat kayo. From tatlo, naging dalawa na lamang kami. Dahil po si Parang Erwin, lumipat to ng studio host sa PTV nga ngayon. Okay. Para sa kanya pong PTV News. Okay. Susunod na rin po yan. Linawin natin ha. Fiber optic transmission ho, ginagawa ho natin. Ibig sabihin, dito lang ho kami. Yeah. Sa remote area ho kami. Sa studio ho, sa BMUI, yung studio ng Kilos Pronto. Medyo may kalayuan. Dito ho kami sa Timog, doon si Erwin. Kaya medyo
bigyan ho natin ng travel time para makarating. Kaya kung nagtataka ho kayo, this is the first day na sinubukan na ho nating fiber optic transmission. Dati kung ginagamit ho namin ay microwave dish. Yeah. Ngayon ho, fiber optic na. So susubukan ho, eto na ho ang aming ginagawang technology gamit ho ng BMUI. Sa pamamagitan ho nito, nagagawa ho namin mag-broadcast kahit na wala ho sa loob ng studio ng PTV4. Yes. Sa labas ho kami, pero bato pa rin ho namin diretso sa PTV4. Ayun. Uy, by the way, kung kayo po yung mga taxi driver, nakikinig kayo sa radyo, nasa sports radio po kami, 918, tara sa inyo pong talapitan. Iyano yun yun, 918. Ogaliin ho. DZSR. Okay, ogaliin nyo ho, ano, kung kayo mga taxi driver, pwede nyo kami pakinggan. Ito yung programa na pwedeng pakinggan kahit hindi napapanood sa pamamagitan ho ng 918 AM band. Uh-huh. Yan ho, sa Radyo, ano ba ito? Pilipinas 2? Radyo Pilipinas 2, tama. 2, okay. Okay. Higit po sa sumbungan, imbestigahan at isyong kailangan po nating solusyonan, ang serbisyo pampubliko dapat kilos. Pronto!